Ang pagpili ng mga larawan na iyong i-display sa iyong bahay ay mahalaga. Mula sa pagpili ng mga ito hanggang sa kung saang lugar ilalagay ay dapat na pag-isipang mabuti sapagkat ang mga ito ay isa sa magdadala ng pagkakaisa, balanse at positibong daloy ng enerhiya sa iyong tahanan. Ano-ano mga larawan ang dapat na i-display at saang pader na inyong bahay dapat ilagay o isabit? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang pagkakaroon ng mga larawan ng pamilya ay pinagsasama-sama muli ang pamilya sa kanilang pagbabalik-tanaw sa kanilang buhay. They bring us back in time. Ika nga. Sa panahon ngayon, nakikita ang mga litrato sa isang digital form. Maging ito ay isang mobile device, laptop, o sa social media. At ito ay walang epekto sa pagtulong sa mga pamilya na makaakit ng kasaganaan at swerte. Narito ang ilang tip para sa paglalagay ng mga larawan ng pamilya sa iyong tahanan. Ang living room ay karaniwang itinuturing na isang napakahusay na lugar sa bahay upang maglagay ng mga larawan ng pamilya. Sa tuwing ipinapakita ang mga larawan ng pamilya sa silid na ito, pinalalakas nito ang bono at sinisigurado ang pagkakasundo sa pamamagitan ng mga relasyon ng pamilya. Ngunit siguraduhin na ang mga larawan ay hindi dapat nakaharap ng direkta sa iyong main door. Ipinahihiwatig nito na mas gusto ng pamilya ang paglabas ng bahay kaysa sa manatili sa bahay. Ang direksyon timog kanluran o southwest na pader ang pinakamagandang lugar upang ihang ang mga larawan. Iwasan ang direksyong silangan o east at hilagang sulok o northern corner ng iyong bahay. Kung saan ka mang magpakita ng mga larawan ng mga miyembro ng pamilya, tiyaking kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Siguraduhin na ang lahat sa mga larawan ay nakangiti. Ito ay lumilikha ng dahilan upang ang pamilya ay laging magkakasama at malapit na maiuugnay sa bawat isa. Ito rin ay napakabisang paraan sa pagtiyak na ang pamilya ay laging mananatiling magkakasama anuman ang mangyari. I-display ang mga larawan ng pamilya sa sektor o direksyon ng personal na kayamanan at tagumpay ng isa sa mga magulang para sa ikauunlad ng pamilya. Ang mga larawan ng kasal ay pinakamahusay na ipinapakita sa living room o sala sa timog kanluran na dingding o sulok. Sinasabing ang larawan ng kasal at pamilya ay madalas na ginagamit bilang isang simbolikong lunas upang maalis ang lakas na lumilikha ng kaguluhan sa mga ugnayan sa bahay. Kung nais mong mahalin ka ng iyong asawa ng higit pa, maglagay na mga larawan ng kasal ng parehong nakangiti na masaya sa hilagang kanluran o northwest. Kung nalaman mo na ang iyong asawa ay nakakaaliw ng mga pagsulong ng isang stud, ilagay ang iyong mga litrato sa kasal at naka-frame ng mga larawan sa timog kanluran o southwest. Kung wala namang dapat iwasan, sundin ang kun trigram na nag-uugnay sa mga relasyon. Maaari rin itong ilagay sa inyong silid tulugan. Ngunit iwasan sa tuktok ng iyong kama. Dapat ay sa harap ng kama. Ang ilan ay naniniwala na ang larawan ng kasal sa kwarto ay hindi naaangkop, lalo na ang isang malaki sa itaas ng kama. Ang mga larawang ito ay lumilikha
ng labis na presyon at stress. Palagi na sa panganib ang larawan na nahuhulog sa dingding at sinasaktan ka habang natutulog ka. Iwasan din ang paglalagay ng mga larawan na sumisimbolan ng romantikong pakiramdam tulad ng bulaklak sa eksaktong sektor ng silangan o east, kanluran o west, timog o south, at hilaga o north na bahagi ng inyong silid dahil maaaring magpakilala ito ng third party affair. Ang mga larawan ng mga bata ay maaaring mailagay sa isang pader sa kanluran o west, sa isang mesa na nasa kanlurang lugar. Ang direksyong ito ay kumakatawan sa mga bata at malikhaing enerhiya. Pumili ng isang matagumpay na bilang ng bilang ng mga larawan sa pagpapangkat tulad ng siyam. Maaari kang magpakita ng mga larawan ng namatay na mga miyembro ng pamilya. Siguraduhin lamang na sila ay masaya na mga larawan kapag ang tao ay nasa mabuting kalusugan. Ilagay lamang ang kanilang larawan sa timog o south o timog kanluran o southwest na pader at gumamit ng kulay gintong frame. Ito ay upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa bahay. Ang ilalim ng frame ng litrato ay dapat nasa itaas ng taas ng pinakamataas na taong sa bahay o anim na talampakan lamang. Iwasang maglagay ng mga larawan ng namatay na mga miyembro ng pamilya sa silid tulugan sapagkat ito ay nagpapakilala ng iba't ibang uri ng enerhiya na hindi nakakatulong sa isang matahimik na pagtulog. Isang mahigpit na panuntulan ng tungkol sa kung saan ipapakita ang mga larawan ng pamilya na umiikot sa fireplace. Ito ay isang malaking no-no upang ipakita ang mga larawan ng pamilya sa itaas o sa tabi ng fireplace. Nalalapat ang panuntunang ito sa kapwa na buhay at namatay na mga miyembro ng pamilya. Ang ganitong uri ng paglalagay ng larawan ay nagdudulot ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga nasa larawan. Ang larawan ay hindi dapat nakasabit ng direktang nakaharap sa matalim na gilid ng isang nakausli na sulok o direkta sa ilalim ng overhead beam. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng matinding problema. Ang isa ding matagumpay na lugar para sa mga larawan ng pamilya ay nasa mga dingding ng isang hagdanan na landing. Dinadala ng mga hagdan ang lakas ng enerhiya sa mga silid sa itaas at nakukuhanan ng mga larawan ang ilan sa pinakagandang lakas na ito kapag inilagay dito. Ang mga larawan ng pamilya na nakaharap sa isang bintana ay itinuturing na isang matagumpay dahil ang mga larawan ay tumatanggap ng bagong lakas na enerhiya na pumapasok sa bintana. Huwag maglagay ng mga larawan sa dingding o isang mesa na nakaharap sa pintuan o sa may pasilyo o hallway na patungo sa mga silid tulugan. Huwag ihang ang mga larawan ng pamilya sa ilalim ng isang hagdanan, sa itaas ng banyo, sa banyo o nakaharap sa banyo, o sa isang nakabahaging pader sa banyo. Huwag ilagay ang mga larawan ng pamilya na nakaharap o sa tapat ng kusina o sa isang nakabahaging pader sa kusina at sakalan ng pagluluto dahil nagdadala ito ng negatibong enerhiya sa miyembro ng pamilya. Iwasan ang paglalagay ng mga larawan sa itaas ng iyong altar dahil ito ay itinuturing ng walang paggalang. Pumili ng isang naaangkop na frame para sa bawat larawan upang ipakita ang paggalang, pagmamahal at karangalan. Huwag kailanman gumamit ng larawan nang walang frame.
isaalang-alang ang konteksto ng larawan bago idagdag ito. Halimbawa, ang sandaling nakuha ng kamera ay isang masaya. Kung hindi, huwag gamitin ito. Maaari mong itakda ang isang pagpapangkat ng mga larawan ng pamilya sa isang coffee table and table o laki ng mesa sa study room ng library sa silid ng pamilya. Ang mga larawan ng ina, lola, anak na babae ay maaaring pumunta sa Timog Kanluran o Southwest dahil kumakatawan ito sa matriarchy, pagiging ina at lakas ng babae. Ang mga kalalakihan, anak na lalaki, ama at lolo ay napupunta ng maayos sa lugar ng Hilagang Kanluran o Northwest dahil ang lugar na iyon ay kumakatawan sa lakas ng lalaki, ama, anak na lalaki at lalaking mentor. Kung ikaw ay walang asawa at naghahanap para sa relasyon, ang mga kaakit-akit na larawan ng iyong sarili sa buong bahay ay hindi magdadala ng pag-ibig. Sinasabi nito sa universo na mahal ko ang sarili ko at ako lamang. Ang paglalagay ng mga larawan ng pamilya sa tamang pwesto ay merong malinaw na mga pagpipilian. Samantalahin ang bawat lugar kung saan ang mga larawan ng pamilya ay nakakaakit na magandang lakas. At panoorin ang iyong pamilya na umani ng kasaganaan at swerte.